Naniniwala si National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na hindi magiging dahilan ang naganap na banggaan ng vessel ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea para magagamitin ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon kay Malaya, nakasaad daw sa Mutual Defense Treaty na ang armed attack o paggamit ng armas sa public vessel ng Pilipinas ay sapat ng basihan para magamit ang naturang kasunduan. Pinasok ng Pilipinas at US ang Mutual Defense Treaty noong Agosto at 30 ng taong 1951 at nakasaad ditong pwedeng magpasaklolo ang kahit sino sa dalawang bansa kapag inatake ang isa sa kanila ng external party. Pero paliwanag ni Malaya, wala umanong armed attack na naganap sa pagbangga ng Chinese Coast Guard o ng Chinese Coast Guard sa resupply boat ng Pilipinas sa Ayungan Shoal kahit walang basihan na gamitin ang Mutual Defense Treaty. Kung maalala noong linggo po ay nagsagawa ang China Coast Guard Vessel 5203 ng dangerous maneuvers na dahilan ng pagbangga nito sa Armed Forces of the Philippines Contracted Indigenous Resupply Boat Unaiza May 2. Ang port side ng isa pang barko ng Philippine Coast Guard o PCG na MRRV 4409 ay binangga rin ng Chinese Maritime Vessel 0003.